Isang mapagpalang umaga po mga kasaludo. Ako po ngayon ay nandito sa bahay ng aking kabady, Sunny Kiniko. At palibasa po siya ay wala at siya po ay nagbibisikleta. Ay ako na lang po muna ang lalakad. Kasi may pupuntahan po kaming bibigyan po namin ng konting tulong sa barangay Lumang Bayan. Dalawang tao po siya. Pero ang pinaplano ko po ay dadaan po ako sa isang barangay kagawad kay Consihala Heights Madrid at para ipaabot na lang po yung tulong na galing sa kasaludo dun sa dalawang recipient. Pero bago po ang lahat mga kasaludo, pakisubscribe naman po ng aming YouTube channel, Kasaludo Tad. Pakiclick na rin po ng notification bell para lagi po kayong na-update, na-notify kapag kami may mga ina-upload na videos. Tama ka? Ayun po mga kasaludo. Sa kadalihanan nga pong kaya ipapabot ko lang kay Consihala Madrid yung ibibigay kong ayuda dun sa kanyang mga kabarangay. Ay sa kadahilanan pong ako po ay kagagaling lang sa dental clinic at payo po sa akin ng dentista na huwag muna akong masyadong maglalakad, baka mabugbog maano yung aking ngipin. Kaya ipapasuyo ko na lang po kay Consihala para mapabot doon sa ating pagbibigyan. Then pagkatapos ko po doon, dadaanan ko na po ulit si Kasaludo Sunny, baka siya po'y nandito na sa bahay niya. At mayroon po kaming isang pupuntahan muli na may nag-message po din sa akin na isang bata na may sakit na cerebral palsy. Bibigyan ko po siya ng konting tulong sa abot ng aming makakaya para dun sa pampalakas ng resistensya ng bata. Sige po mga kasaludo, kita-kita po tayo dun sa Barangay Lumang Bayan at mamaya dun sa Barangay Mar Francisco sa may Tabindagan. Sige po, kita-kita tayo. Glenn, magandang umaga. Ako dito ay pumunta din at kailangan ko si Consihala, si misis mo. Dahil merong humingi ng tulong sa akin na taga rito, si Janet Francisco at saka si Mira Laceda. Ngayon, nung isang linggo pa yon, ay palibasa ay napakarami talaga ng hingi sa akin, ay in-schedule ko sila ngayon kahit kabubunot lang ng ngipin ko kahapon. Pero kaya ako dumaan dito sa iyo, kay misis mo, kay Consihala, ay pinaplano kong ipapadaan na lang sa kanya at siya na mag-abot kasi napakahirap, baka mabugbog na yung aking ngipin eh. Kaya tuloy paabot pa suyo naman ito, tig-isa sila ni Mira at saka ni Janet. Yan ay konting ayuda pero sana makatulong sa kanila. Ano? Po. Salamat po sa kasaludo at kahit sa maliit na bagay po ay malaki po ang naitulong nyo sa ating mamaya na nagahirap sa panahon ngayon ng pandemic. Okay. Okay, Glenn. At saka pakisabi na rin doon sa mga nagatapulok dyan na sa isang araw ay babalik ako sa kanila at kakausapin ko. Hindi yung sinasabi kasi sa akin ng BIPAR ay talagang dapat sundin yung batas. Pero mag-uusap kami para magkaliwanagan kami kung ano ang dapat talaga nilang gawin. Ha? Sige, at ako'y pakisabi na lang sa kanila at God bless. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. Kasaludo. A few moments later. Ang hangarin nila ay tumulong sa mamamayan. Natin na kinakapos at mga nahihirapan. Sumusuko na sa buhay at pinanghihinaan ng loob. Ay gumagawa sila ng paraan upang ang ngiti sa labi ay muling madagdagan. Magagandang adikain ay kanilang sinusuro sa pamamagitan ng pag-aabot ng tulong sa pangunayan ni Mr. Tan. Pero tulong Daniel, tanda ini. Thank you.
happy, hindi na, di ba? Ciao po. Hining siya ng bahay ni Madeline Privado. Ayan. Magandang umaga, Nining. Magandang umaga. Sa ikaw si Madeline? Patuloy na ako, bunso, ha? Ako si Kasaludo. Kasaludo, may siya yung anak mo. Anong pangalan ng anak mo? Sige, hayaan mo, hayaan mo. Ken Patrick. Alimani po. Anong apelido? Alimani. Alimani. Balita ka rito talaga kayo. Nining, kasi may nag-tag sa akin doon sa Kasaludo na concerned siya doon sa kalagayan ng anak mo. Bilang tao naman ako, inalam ko yung tungkol sa anak mo kasi alam ko, dinala yan, nagtanong ako, dinala yan ng community hospital. Kinausok ko na rin yung mga concern na tao doon. Na ang sakit ng anak mo yung cerebral palsy. Okay. Nalaman ko rin, kasi may background din naman ako ng sa occupational therapy. Nalaman ko rin na yung anak mo ay kailangan talaga madala sa espesyalista, ng neurologist. Sa panahon ngayon, at wala namang espesyalista dito na neurologist, Maynila talaga, mag-aantay pa tayo ng ilang panahon at mga mabubusilak ang puso para tumulong sa iyo para mapacheck up mo yan. Bagamat yan ay pag-check up doon, ituturo lang sa iyo ng doktor, ibibigyan ka lang ng reseta ng doktor, at kung may pundo ka pa, kung may financial ka, te-therapy yan. Pero kung wala ka naman siguro na ganun, ituturo na lang sa iyo yung basic kung paano mo i-stretch yung mga kamay ng bata. Kaya ang naisip ko, Nining, wala akong ibang maitutulong sa iyo kundi sa pangangailangan ng bata para mapalakas yung kanyang resistensya. Hindi naman kasi kami naman kasing Kasaludo ay umaasa din kami sa mga sponsors. Yung sponsors, pag may nagsabi sa akin, halimbawa may makakita nitong post na ito. Pag may nagsabi, sir, tutulungan ko po yan. Swerte natin. Pero sa ngayon, ang talagang priority ng Kasaludo ay mabigyan ng pampalakas yung anak mo, vitamins at saka gatas. Kaya ako rin nga, may dala sa iyong gatas at saka vitamins. Sundin mo na lang yung propan yan, ha? Sundin mo na lang, Neng. At alam ko namang maraming tumutulong sa iyo, nakita ko sa social media. Yung amin, maliit na bagay yan, pero sana makatulong. Gaya ng sinabi ko sa iyo, ang ginawa ng Kasaludo ay paunang tulong para dun sa kalusugan ng iyong anak. Ngayon, magpapasalamat tayo kung merong mga may bubusilak ng puso, kung makikita nila ito sa YouTube, at tutulong. Sa mga kaibigan ko po na makakapanood ng YouTube, siya po si Ken. Ken Patrick po. Ken Patrick, na may 4 na taong gulang po, dito po sa aming bayan ng Pinamalayan, probinsya ng Oriental Mindoro. Siya po ay may sakit na cerebral palsy. Ako po ay naniniwala na kailangan po siyang ma-check up ng isang espesyalista ng neurologist para malaman din po ng ina kung ano ang mga dapat gawin at kung ano ang mga irereseta ng gamot sa kay Baby Ken. Kaya muli po kami po ay humihingi ng tulong sa may mga bubusilak ang puso na hindi naman po, wala namang puntaong naghihirap dahil lang sa pagbibigay. Maraming salamat po sa Kasaludo. Malaking tulong po ito po, lalo na pinggata sa aking anak. Okay. Nining, basta ang aking ano lang sa iyo, ang aking ano lang sa iyo ay huwag ka lang makakalimot na humingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos na nasa taas, ha? Sa sige, Nining, God bless. Kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali. Sinadyaw o di sinasadyang mga kasalanan, patawarin niyo po kami. At ngayon po, dakilang Diyos, malaya ang aming espiritu na makalalapit po sa inyo. Lord, si Madeline, Lord, ang nanay ni Ken. Bilang nanay, Lord, dahil batid ko po ang kanyang puso na pag-ibig sa kanyang anak ay nandiyan po pang ng Diyos. Batid ko rin po, Lord, O God, na ang lahat ng bagay ay kanyang gagawin para po sa kanyang anak dahil po sa pag-ibig niya. Panginoon Diyos, hipuin niyo po, Lord, O God, ang mga puso pang Diyos ng taong na
may busilak ang puso na nais tumulong sa ganitong sitwasyon. Maabot po ang kanilang mga pangangailangan material. Maabot po Panginoon ng Diyos ang pangangailangan ng bata para po sa kanyang kagalingan. Panginoon, ganito po si Ken, idinadalangin ko rin, Lord, O God, napatulong niyo po siyang ingatan at pagpalain. Huwag niyo po siyang apabayanan. At sa lugar na ito, Lord, O God, ay kayo po laging mahayag, kayo po laging yung kapayapaan, yung kagalingan, ay niyo pong ihayag sa lugar na ito. Maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos. Yakapin niyo po sila ng inyong pag-ibig, Lord, O God, at lagi pong i-provide ng lahat ng kailangan mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.